Shoutout tayo mga idol kay Arfi Gayod, Inday Lorimi Quisado, kay Jover Pit Idol Nedoy, Agnes Jimenez, Lionel Campos at kay Helen De La Cruz. Maraming salamat sa inyong support mga idol. Hindi alam nila Arvin at Unyok na ang taong kasakasama nila sa bahay na iniligtas nila ay may pinanggagalingan na uri ng nilalang. Hindi ordinaryong tao si Arturo. Lahi din ito ng aswang at hindi basta-bastang aswang lang dahil ang kanyang ama ay busaw at ang kanyang ina ay aniningaw. Kaya maiituring si Arturo na espesyal dahil sa dalawang klase ng dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Isa itong napakalakas na aswang. Kung makumpleto ni Arturo ang kanyang kakayahan, kahit na ilang albularyo o kahit na anong klaseng kalaban ang makaharap niya, ay talagang mahihirapan sa kanya. Sa ngayon, ay nasa mahigit kalahati pa ang kanyang naabot. Kulang pa ang tiwala nito sa kanyang sarili. Sumagot naman si Arvin kay Ronald. Sabi nito, "Tol Ronald, kung hindi kami uuwi, baka bumalik naman yung tension kanina. Kasi diba, nasasala nyo pa ang mga nakalaban namin kanina." Sagot naman ni Ronald, "Oo, Tol Arvin, pero nagpaalam na ang mga ito na pupuntahan ang isang kakilala at kaibigan nila doon sa kabila." Kaya sabad ni Unyok na halatang natatakot na sa pinag-uusapan nila. "Sige, Tol Ronald, dito na lang muna kami matutulog. Gabi na din kasi. O Toro, bukas ng umaga na lang tayo uuwi." Kaya natahimik na lang si Arturo at nag-iisip. Kailangang maghanda siya. At ilang sandali ang lumipas, ay pumasok na sa loob ng bahay ang magkakaibigan. Wala na din kasi ang grupo ng nakalaban nila. At umalis na din ang ibang mga bisita nila Ronald. Doon na lang nila ipinagpatuloy ang inuman at usapan. Pero pagsapit ng alas 9 ng gabi, ay may bisita sila Ronald. Isa sa mga konsehal sa kanilang barangay. Pinakikiusapan nito si Ronald na tumulong doon sa diskuhan. Magsilbing tagabantay doon sa mga papasok at lalabas. Kaya pumayag ito at dinala na din sina Unyok, Arvin at pati na si Arturo. Papunta na din naman ang papa ni Ronald dahil isa ito sa mga tanod doon sa barangay nila. Nagdalawang isip sana si Arturo, pero wala na siyang magagawa pa. Pumayag na sina Unyok at Arvin. Hindi naman pwedeng magpaiwan siya dito. Kailangang bantayan niya ang itinuring niyang kaibigan at kapatid na sina Arvin at Unyok. Bahala na kung may gagawin sa kanila ang matanda kanina. Laban na kung laban. Kaya agad na naghanda ang magkakaibigan at ilang sandali ay umalis na ang mga ito papunta doon sa diskuhan. Naglalakad lang sila. Malapit lang din naman ang lugar kung saan may disko. At ilang minutong paglalakad ay narating na nila ang lugar. Sobrang dami na ng tao doon sa diskuhan. Mag-alas 11 na naman kasi. Kaya sabi ni Ronald, "Papasok na tayo, Tol. Maghanap na lang tayo ng pwesto na malapit sa gate kasi doon ako nakatuka para magbantay." Ang dami talagang tao na nandoon. May mga taga-barangay, may mga dayo na galing sa mga iba't ibang kalapit barangay. Kaya nagkalat din ang maraming tanod
para mapanatili ang katahimikan sa okasyon na yon. Agad na nakakita ng pwesto ang magkaibigan. Malapit lang din ito doon sa pwesto kung saan nandoon si Ronald. Kaya umupo na sila, Unyok, Arvin at Arturo. Hindi na uminom ang dalawa. Nadala na ito sa nangyari kanina. Sumama lang naman sila dahil kay Ronald. Kung papipiliin sila, mas gusto nga lang doon na lang sila na malagi sa bahay nila Ronald. Nadala na din sina Arvin at Unyok sa tugtog at sa mga masayang nagsasayawan. Kaya pumagit na ng dalawa para sumayaw din. Habang si Arturo ay nakaupo lang at nagmamasid. Iba kasi ang nasa isip ni Arturo. May kakaiba siyang nararamdaman. Kanina pa ito pagdating nila. Kaya nag-iingat talaga si Arturo. Lagi siyang alerto sa mga tao sa paligid. Lumipas ang mahigit 2 oras. Nagpasya na si Ronald na umuwi na. May kapalitan din ito sa kanyang pwesto. Tanong niya kay Arturo, saan na sila Unyok at Arvin? Tol, Arturo, pwede na tayong makauwi. Nagpaalam na ako kay tatay na mauna na tayo sa kanya. Sasagot na sana si Arturo at akmang ituturo ang dalawang sumasayaw. Pero paparating na pala ang mga ito. Nagmamadali at parang may kinatatakutan. Oh, Tol, bakit? Tanong agad ni Ronald. Sabi ni Arvin habang pabulong, nahalata ang takot sa mukha. Tul, yung matanda, yung kasama sa mga nakalaban natin kanina. Nakita namin doon sa kabilang bahagi ng diskuhan, kasama ang mga lalaki na kasamahan niya kanina. Ganun ba? Sige lang Tul, uuwi naman tayo. Nagpaalam na ako kay tatay. Sagot naman ni Ronald. Kaya agad na lumabas ang apat at nagpaalam sa kapitan bago umalis. Kung gaano karami ang tao na nasa loob ng diskuhan, ay ganun din sa labas. May nag-iinuman, may nagdidip, at may nagkukumpulan. Naglakad na sila papauwi. Nang matapat ang apat doon sa kakahuyan, ay napatigil si Arturo. Nakikiramdam ito. Kaya tanong ni Arvin, ano Tol? Bakit? Sabi ni Arturo, tigil. May nakasunod at nakamasid sa atin. Ha? Sagot naman ni Unyok. Tul, huwag kang magbiro ng ganyan. Nasa gitna tayo ng kakahuyan. Sa halip na sumagot sa sinabi ni Unyok, sabi ni Arturo, huwag kayong alis dyan. At mabilis itong tumakbo papunta doon sa kakahuyan. Nagulat ang tatlo sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Arturo. Kasi sobrang bilis nito na parang hindi na nila kayang masundan pa ng kanilang mga mata. Pati sina Arvin at Unyok ay ngayon lang nila nakita ang mga nakakamanghang ginagawa ni Arturo. Agad na nawala ito sa kanilang harapan at narinig na lang nila ang mga sigawan doon sa mga kakahuyan. Sigaw na parang nasasaktan. Habang si Arturo ay napatumbanan niya ang isang aswang. Nang mahawakan niya ito sa liig, ay agad na inihampas niya ito sa puno. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa lupa, sabay kalmot sa liig. Agad na nangingisay ito at namatay. At pagkatapos ay mabilis na hinabol ang dalawa pang aswang.
Nagulat ang mga ito. Hindi nila inasahan ang mga ginagawa ni Arturo. Ngayon lang nila napagtanto na hindi din pala ito ordinaryong tao. At hindi nila kayang masabayan ang bilis at lakas nito. Kaya tumakbo na sila at iniwan na lang ang kanilang isang kasama. Pero tumigil si Arturo. Naisip niya sina Arvin. Baka ay patibong lang ito. Hindi niya kasi maramdaman ang matanda. Kaya agad na pumihit siya ng takbo pabalik doon sa mga kaibigan niya. Naabutan niya ang tatlo na naghihintay din sa kanya. Tanong agad ni Arvin, "Tol, saan ka galing? Grabe naman ang bilis mo. Para kang pusa." Pero sabi ni Arturo, "Tara na. Doon na lang tayo mag-usap sa bahay ninyo, Ronald. Delikado dito." Kaya nagmamadaling umuwi ang apat. Buti ay walang sumusunod sa kanila hanggang makarating na sila sa bahay nila, Ronald. Agad na pumasok ang magkaibigan sa loob. Nandoon na lang muna sila sa sala. Hindi rin naman kaagad sila makakatulog. Parang nagbubulungan lang sila doon kasi natutulog na ang nanay ni Ronald at ang dalawang kapatid. Nagtanong-tanong sila kay Arturo tungkol doon sa kakahuyan. Hindi pa rin makapaniwala ang tatlo sa nakikita nila kay Arturo, lalo na sina Arvin at Unyok. Sa tatlong buwan na kasakasama nila ito sa bahay, ay ngayon lang nila nasaksihan ang mga pinaggagawa nito. Nakikiusap na lang si Arturo na huwag nang ipagsasabi ang nakikita nila, lalo na sa mga magulang nila Arvin at Unyok. Nang biglang napatigil si Arturo, nakikiramdam ito. Napatigil na din ang tatlo sa pag-uusap nito. Alam na kasi nila ang ibig sabihin pag ganito na ang reaksyon ng mukha ni Arturo. Ganitong ganito din doon sa kakahuyan. Lumapit si Arvin kay Arturo. "Bakit, tol? May aswang na naman ba?" "May nararamdaman ako, tol. Pero hindi ito aswang. Dito lang kayo. Huwag na huwag kayong lumabas. Lalabas ako at huwag kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Isarado niyo ang pinto. Kakatok na lang ako mamaya." Sabi ni Arturo. Walang magawa sina Unyok at Arvin. Hindi na nilang kayang mapigilan pa si Arturo. Mabilis na itong lumabas na dumaan doon sa likod ng pintuan ng bahay nila, Ronald. At pagkalabas ni Arturo sa pintuan, ay nakaramdam kaagad siya ng pagkahilo. May naamoy siya na napakabaho at ang sakit sa ulo. Kaya sumandal siya doon sa pader para kasing hihimatayin siya sa sobrang sakit ng kanyang ulo. At hindi niya napansin ang mabilis na pag-atake nung dalawang nilalang. Dalawang mabalahibong nilalang na mapuputi ang mga buhok at ang hahaba ng mga matutulis na kuko. Mabilis na kinalmot si Arturo at hinila ng dalawa papunta doon sa sagingan. Hindi na nakakilos si Arturo dahil sa sakit na kanyang naramdaman ng kanyang ulo. May mga kalmot na din ito sa balikat, likod at dibdib. Pinagtutulungan na ito ng dalawa, pinagkakalmot at pinagsusuntok ng mga ito si Arturo. Kung
gusto mong maging isang Di Katakutan member, please subscribe and click the join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng special shoutout at badge sa bawat comments ninyo. Maraming salamat po!